Yo, what's up mga ka-review? This is Ken Sakitv. At ngayon gagawa tayo ng isang video tutorial about sa iPhone 6s. Yan. Ang problema niya is SIM not valid, mga ka-review. So, ibig sabihin itong phone na to is hindi siya open line. Nakalock siya sa isang carrier lang. Carrier means SIM card. Like Smart, Token Text, AT&T, TM Mobile, SoftBank, Docomo, mga ganon. So, naka-originate lang siya sa isang SIM. So, ang gagawin natin dito is isi-semi-FU natin siya. Semi-FU means factory unlock, no? Semi-factory unlock. Kasi, pagka SoftBank sa ngayon is medyo mahal talaga yung pa-unlock, or hindi ko alam kung wala na, hindi na kasi ako updated, no? So, using ang gagawin natin is GPP chips. Ang version ng unit niya is 14.7, mga ka-review, no? So, paano? Tara, simulan na natin. Ayan, mga ka-review. Ito na yung unit na ating i-unlock, yung kaninang hawak ko. So, dahil wala siyang SIM, ito pala yung SIM niya. So, test ko uli para malaman nyo. So, pasensya na at wala akong tagahawa. So, yan. Nakita nyo naman po. So, activate muna natin. So, eto na, ilalagay natin tong GPP. Itatry natin siyang i... i-update gamit yung unit. Ang ulitin ko ulit, version niya is 14.7. So, yan. And antay natin na ma-detect. So, type natin *5005*76*72*00 then call. Pwede. Ayan. So, eto po yung lalabas sa kanya, mga ka-review. So, wala tayong ibang gagawin dyan kundi input lang natin yung ICC ID. Ngayon, saan ba ako kumuha ng ICC ID, mga ka-review? Ito po yung pinaka-website na updated, ang ICC ID. Dikita. Ayan. Ayan yung web na yan. Ayan. Malabo. Titin ko, ayan. And then, let's go. Dito na tayo sa ating input. So, 8 9 0 0 1 4 1 0 4 2 7 9 6 0 5 3 4 4 7 5 3. And then after nyan, check nyo, double check nyo maigi kung tama. 8 9 0 1 4 1 0 4 2 7 9 6 0 5 3. Umulit, mawawala yan, mga ka-review. Kaya kailangan mabilis, no? Kailangan mabilis yung pagre-review nyo. 1 4 1 0 4 2 7 9 6 7 9 6 0 5 3 4 4 7 5 3. So, then after nya, no, mga ka-review, pag na-input nyo na, send nyo. So, dito, mamimili kayo kung ano yung gusto nyong maging kung ano yung gusto nyo, yung kinalabasan nyo dito sa unit na to. So, ngayon, kasi bago pa lang, bagong update to is
14.7 ang gagawin natin, pag-aaralan natin kung saan siya magiging compatible. So una muna punta tayo rito sa 4G Auto LTE SIM, then press OK, then after nyan, tingnan natin at na-open line na. So yan, nakikita nyo po kasi agad yan, magkakaroon yan ng bar. So bumalik siya, antayin natin magka-signal muna. So dito pinag-aaralan ko pa rin kung paano. So ayan, tingnan natin kung babalik pa talaga siya. Version ito is 14.7 mga ka-review. And nakalagay sa baba is SIM lock pa rin. Ibig sabihin, hindi siya pwede sa semi-FU. So ang gagawin natin para maging semi-FU yan, try natin uli sa ibang way. Type natin uli asterisk 5005 asterisk 7672 asterisk 00 then call. So enter natin uli ICC ID 8901 141 142 042 749 796 096 053 44 753. So ayan mga ka-review, then send. So punta naman tayo dito sa 3G 4G ICC ID mode. So click natin, then restart natin. Tayo natin ulit magka-signal. So ayan mga ka-review, nakikita nyo yung kaibahan kanina, no SIM restriction. Ibig sabihin, naka-semi-FU na siya pag ganyan. So ang gagawin natin, tanggalin natin si GPP. So ayan. Natin. Check natin kung magpapa. So ayan mga ka-review, kita nyo, totally unlock, totally semi-FU na siya, no SIM card restriction, and 14.7 mga ka-review. So balik tayo sa dating pwesto ng cam. Wow, nagbabalik na uli. So ayan mga ka-review, finalize 14.7, supported pa rin siya sa semi-FU, and kita nyo naman yung ating paano ko nalaman na semi-FU. Ayan, makikita nyo po dyan. Ayan, sa baba, ayan, makikita nyo. Carrier na kalagay dyan is syado malinaw, ayan, oh. No SIM card restriction. So, ibig sabihin, naka-semi-FU na siya. So, isa na namang video tutorial ang aking i-release ngayong araw na to. Sana ay makatulong sa inyo kung paano gawin at paano i-semi-FU ang inyong mga iPhone na nakalock sa isang SIM card lamang. So, hanggang dito na ang aking video. Peace out!